Yeah, check. Sa magandang araw po sa ating lahat. Welcome back dito sa ating tambayan tungkol po sa kalaman sa pagtatanim. So ngayon po ay ating pag-usapan itong isang uri ng insect pest na talaga namang matindi ang hatid nitong pinsala sa ating mga pananim. Siguro naman lahat ng mga nagtatanim ay pamilyar ang insektong ito. Ang tawag sa insekto na ito ay Oriental Fruit Fly. Pero madalas lang itong tinatawag na fruit fly. Ang scientific name nito ay Bactrocera dorsalis. Ang insektong ito ay kilala bilang serious agricultural pest sa buong mundo. So major pest po ito sa mga fruit bearing trees, crops. Common itong umatake sa bunga ng ating tanim tulad ng ampalaya, pipino, upo, kalabasa, melon, bakwan, maging sa mga sili, kamatis, at sa mga mangga, no? Kalamansi, papaya, avocado, guava, at napakarami pang ibang mga prutas. Aabot sa 80% ang kayang ma-damage ng fruit fly. And for severe infestation ay posibleng wala tayong ma-harvest pag hindi natin makontrol. Umagapan, marami pong species ang fruit fly. Ang pinagkaiba ng Oriental fruit fly sa iba ay umatake ito kahit sa mga maliliit pa at matigas pa na mga bunga, walang pili. Pag nakita natin itong insektong ito sa ating taniman ay tiyak kakabahan tayo dahil malamang dadaliin ito ang mga bunga ng ating mga pananim. Alam nyo ba na ang umaatake at sumisira sa mga bunga ng ating tanim ay mga babaeng fruit fly? Ang siste kasi, pag nabuntis itong babaeng fruit fly at gusto ng mangitlog, maghahanap ito ng prutas bilang host na kanilang pangingitlogan. At walang pinipiling bunga, no? Maliit man o malaki ay tinutusok nila. Itutusok niya yung karayom o yung matulis na bahagi ng kanyang puwet na tinatawag na ovipositor doon sa bunga, no? Sa balat ng bunga, para mangitlog. Nasa around 30 to 50 eggs ang kaya nitong i-deposit o ipasok dun sa bunga. Bukod sa mga eggs na kanilang pinapasok dun sa bunga ay kasama rin nilang ini-inject yung tinatawag na fruit decaying bacteria na siyang dahilan na madaling mabulok ang bunga. Pagkalipas ng ilang araw ay mapisa ang itlog at maging maggots. Kakainin ng maggots yung laman ng bunga kaya mapapansin na lang natin na naninilaw na ito at nabubulok na. Mahirap patayin ang insektong ito gamit ang mga agrochemicals dahil ito ay mabilis lumipad kaya mahirap tamaan. May mga systemic insecticide na pag na-apply ho natin ng maayos at na-timing natin ay kayang patayin itong fruit fly, and then mas lalo na yung mga maggots na nasa loob ng bunga. Kaso nga lang may kamahalan ang presyo nito at saka pag hindi tama ang paggamit ay delikado sa mga tao dahil mananatili ng matagal ang chemical residue sa bunga kasi nga systemic. Ang ginagawa naman ng ibang farmers ay binabalot nila ng papel o kaya plastic ang mga bunga ng kanilang tanim. So yung aking pong tinuro, no, sa paraan ng fruit bagging gamit po yung kulambo na napaka-epektibo ho talaga. Sa ganitong paraan ay ma-minimize ang damage ng fruit fly sa ating mga bunga ng ating tanim at hindi na rin tayo gagamit rin ng kemikal. Medyo matrabaho nga lang ito. Kung libo-libo ang puno ng ampalaya natin ay talagang di biro ang paglagay nito, lalo na pag maraming bunga ang tanim natin. Pero kung gugustuhin na talaga natin, ay makakaya natin. Pero pagdating sa ibang tanim, halimbawa sa kamatis at sili na napakaraming bunga, ay hindi praktikal ang pagbalot sa bunga, maging sa pakwan at iba pang mga prutas. Kaya di maiwasan na gumamit ng kemikal para mabilis lang, no, yung pagtaboy o pagpatay sa insekto. At nga maiwasan na masira yung bunga dulot nitong fruit fly. Pero ngayon ay may mga alternatibong paraan na maliban sa pag-apply ng mga agrochemicals ay masasabing higit na epektibo ito at ligtas pa na gamitin. Ito ang tinatawag na fruit fly attractant at saka trapper na epektibo na panghuli sa mga fruit fly nang sa ganun ay hindi na sila dumami. Itong attractant ay isang sticky trap na kung saan ay ini-spray lang ito sa bottles. At sa loob lang ng ilang segundo o minuto ay maa-attract na ang fruit fly at didikit na dito. Kilala ang brand na Supernet ng Harvest Agribusiness na sadyang ginawa para sa fruit fly. At alam nyo ba na mga lalaking fruit fly lang ang naa-attract nito dahil meron itong pheromone ng babaeng fruit fly. Kaya pag naamoy nila ito ay susundan nila at wala silang kamalay-malay na isa pala itong patibong hanggang didikit sila doon sa trap o sticky trap. So since mga lalaking fruit fly lang yung nahuhuli, kaya hindi na sila makapag-breed sa mga babae, kaya hindi na sila dadami pa. At pag walang babaeng fruit fly na mabuntis, ay walang mangingitlog sa mga bunga ng ating pananim, kaya hindi masisira yung ating bunga. At kung bakit rin kulay dilaw
ang attractant dahil ang mga insekto, lalo na itong fruit fly, ay na-attract sa kulay dilaw. Kahit mabisa itong attractant bilang panghuli sa mga fruit fly, pero mahalaga pa rin ang timing sa paglagay nito at tamang pwesto ng paglagay. Dahil pag nagkamali tayo, sa halip na kukunti ang fruit fly sa ating taniman, ay baka mas lalong dumami pa. Halimbawa na lang, hindi pwedeng isabit natin ito sa ilalim ng ating trellis tulad sa ampalaya. Kasi yung mga fruit fly sa labas ng area ay maamoy nila. Kaya papasok at dadagsa tuloy ang mga fruit fly. At pag masyadong marami na sila, ay delikado na yung mga bunga ng ating mga tanim. Kaya ang tamang paglagay nito ay dapat nasa labas lang, nasa 3 hanggang 5 metro mula sa ating tanim. So doon natin isasabit. Ang paggamit nitong attractant ay kailangan natin ng plastic bottle. Lagyan natin ng konting tubig bilang pabigat para hindi ito liparin ng hangin. Ang pag-spray ay hindi nakatutok sa bottle kundi bagyang ilayo natin para mas spread ito ng mabuti doon sa bote. Tsaka natin ito isabit. At mag-umpisa ho tayong maglagay nito habang maliit pa yung bunga ng ating tanim. Dahil wala lang ang pinipiling bunga itong fruit fly, maliit man o malaki ay tutusukin nila. Kayang tumagal ng 2 weeks hanggang 1 buwan ang efficacy ng attractant. At bukod sa fruit fly ay nakaka-attract rin ito ng maliliit na insekto tulad ng mga hoppers, mga white fly at iba pa. Ang isa naman ay itong fruit fly trapper. Lalaking fruit fly pa rin ang target nito. Ang purpose nitong trapper ay aakitin ang fruit fly na pumasok sa loob at pag nakapasok na ay hindi na makakalabas pa. Masuffocate na lang sa loob hanggang mamatay. Ang ginagamit itong pain para ma-attract ang mga male fruit fly ay itong methyl eugenol na siyang kailangan ng mga male fruit fly para sa kanilang mating activities. Kayang ma-attract ang male fruit fly sa layo ng 20 meters radius. Kaya napaka-epektibo rin ito. Napakadali lang nitong i-prepare. Maglagay lang tayo ng konting methyl eugenol gamit ang bulak at ilagay natin sa loob ng trapper at isabit ito malapit sa ating taniman at di lang magtatagal ay maamoy na ito ng fruit fly. Hindi naman kailangan na bibili rin tayo ng trapper kahit yung methyl eugenol na lang dahil pwede naman tayong gumawa ng improvised trapper gamit ang mga plastic bottles. Lagyan lang natin ito ng butas at isabit lang sa loob ang bulak na may methyl eugenol. Ganyan lang kasimple. By the way, ito pong fruit fly ay hindi po ito nang i-sting ng tao. So iba po ito doon sa insekto na nang i-sting ng tao na kung tawagin namin ay lampinig, isang uri ng putakti o wasp. Pero madalas itong napagkakamalan ng mga tao, ng mga farmers na parehas lang kasi yung hitsura nila hindi magkakalayo. Halos parehas sila ng kulay, no, ng laki. So itong fruit fly, ito po yung nakakasira ng mga tanim natin, ng mga bunga. Ito naman pong putakti na kung tawagin namin ay lampinig, nangiisting ng tao pag na-disturb natin yung bahay nila. At hindi po ito isang peste o nakakasira ng ating mga pananim. And then gusto ko lang dagdagan, no? Bukod sa paggamit natin ng mga attractant, panghuli, pang-control sa populasyon ng mga fruit fly, ay mas maganda po na may magandang sanitation yung ating area. Nang sa ganun ay wala silang pagtataguan. And then, hindi naman po talaga mapiperfect natin na walang bunga na madadamage. So, pag may nakita ho tayong bunga na may tusok o kaya naninilaw, ay tatanggalin natin agad. And then, atin pong ibaon sa lupa. Nang sa ganun ay mamatay yung maggots nang hindi na makakalaki pa, hindi na magiging adult. So, sa ganung paraan ay hindi na sila dadami pa. So, ayun, sana may natutunan kayo sa video na ito. Share nyo lang para marami rin ang matuto. Maraming salamat po, farmer agriculturist at your service. And proudest son to say, farmer ang magulang ko. Yo!